nila dito, pamburn doon sa Piraga. Natalis patabain talaga nila ng super si Marco. Si Marco, oo. Tingnan natin, Black TC, Benjans coming in. Nandito si Sim. Masakit yan, pare. Masakit yan, pare. Alpha yan eh. Oo, at saka ang Alpha online yan kahit anong mangyari. Oh, first blood. Okay, Seiki, hinahanap ngayon ni Marco. Sige, ay, ni Kyle, Oh, no. Kyle, wala makukuha. Pero makukuha ba siya ni Ogwen? Ogwen, flicker in. Kulang sa kable. Okay, that's a great kill mula kay Kyle. Kahit pa paano, naibawi at na-delay ng onte. Si Seiki is level 4 pa lang si Kyle ngayon. Actually, siya pala yung na-delay. Oo, naparaanan naman. Ang ano nga lang doon is kinalangan pang gamitin yung flicker dito ni Ogwen. Pwede sana gamitin doon sa may turtle later on. Pero kill is a kill. At least makapantay dito yung kalamangan kanina ni si Kaisa versus kay Kyle TC. Gucci-gucci pa rin. Solve pa rin. Pero ako, Chantel, alam ko hindi mo magugustuhan yung tapas ng dila ko, Chantel. Sige. Pero itong lineup ng SRG, parang nag-reactor si F-Cup dito. Oo nga. Agree ako sa'yo, parang nag-react masyado dun sa Arit. Which is kailangan mo naman talagang gawin kasi nga Arit yun, one of the best sa... Nakamanan mo eh. Oo, gold laners ngayon eh. Tingin mo ba masyadong maaga yung Pobius? Or sakto lang? Parang sakto lang. Kailangan na talaga dito is hindi masyado mabigyan na space si Kram. Kasi si Kram kasi ang ganda rin po position. Oo. Tingnan nyo guys, medyo na delay by the way si Owen si Pagali level 4. Si Yum, si Stormy ay level 4 na. Naku! Yun din naman nandito. So kailangan talagang maging pasok yung kung kanina connected yung cable si si Kais. Dapat kay Kyle TC ganun din. Idadaan ng F-Cup to sa teamfight prowess nila. Pero ako masasabi ko, mas matindi ang SRG pag tabi-tabi galawan. Kumbaga ang ginawa dito ng SRG, may mala ube strat pero walang heal. Ube na tabi-tabi, teamfight, parang ganun. Ube na damage, pero wait nga, ginamit nga dito yung implosion, mahatap pa palayo. Si Owen dito ay gagamit na kanyang pagpasok doon. Pero nga na dalawang player ang patay, tig isa, Falcon, si Vibren, and Selang or Red Giant. Good take. Explain laban sa cross fight. Medyo good take na. Nakapagubad ng armor doon si Owen, kaya nakakuha na magandang damage, pero i-reset yung turtle. Pero kasi Alpha to, alam mo ba, minsan yung Alpha na yan, kapag kalaban mo yan, hindi mo alam kung may damage o hindi, eh, magugulat ka na lang, patay ka. Saka hindi mo alam kung makunat na ba siya. Oh. Pero para si Alpha kasi yung mga klase ng pwede mong gawing jungle na may damage at may kakunatan din taglay. Dahil na rin dun sa, parang malaro bin na may damage to eh. Flap TC, magpa-flank dito, Kram. Kukuha ng zone. Okay, pasok kayo si Kyan. Sino babanatan si Seiki? Scoutroot na boy! Hiwa ka boy! Chuk-chuk! Sino makuha ng retribution? Walang iba kundi si Kyle Tizzy! Babanatan ngayon si Kram. Anong walang poke? Pwede naman. Banatan na banatan. Ogren? Mauuntog? Doon lumamang ang F-Cup. At nakikita natin ngayon na for the side of Falcon Safety Bren, hindi din sila nagpapadikta. Kung sumagot daw doon sa draft ng SRG, sila naman gagawa ng play. Kaya naman napakaganda dahil nabibigyan nila ng space ngayon si Flap Izzet. Baka masira pa ka nila yung torre dito sa baba. Ay, hindi darating na mga players ng SRG. 1K ang kalamangan ng F-Cup. Okay na daw. Kasi sabi nga ng mga Pinoy, basta platuhin mo. Nakaplato. Nakakuha ng magandang gold ang F-Cup sa laban na ito. 1K ang... Actually, 800 lang ang kanilang kalamangan. Magwa 1K. Then again, naka-ready ang SRG dito. Kung titignan mo ang pattern ng ating laban, doon sa mga nanalo yung F-Cup, Chantel, lamang sila early. Pero pag nag-late game, pag alam na ng SRG yung lineup nila, 3 items na, nakikita mo talaga yung progress ng SRG. May suntok talaga pabalik eh. Kumaga in Filipino, RG Boyster, may hulog. May hulog. May arit. May arit dito. May harit. May arit ang harit. Tama. MVP si Innocent yan nung uling gamit niya yan. Oh, cutthroat ka boy. Chuk-chak. Okay. Okay, ha. Okay na tayo, guys. Okay. Naka-cutthroat na dito. Ayan. Ayan ang fast hands. Oo, ay ganyan pala. Ganyan pala dapat. Dalawa. Daliri. Panim. Sa minimap. Minimap. Oo, grabe yan eh, no? Oo. Ang masasabi ko dito, Chantel, kahit na nakikill dito si Kram, parang trabaho din kasi ng XB lane mamatay. Hindi naman ako sa negative, Chantel. Dead lane. Hindi naman ako sa negative, Chantel. Ano lang ako? Realistic. Realistic. Realistically speaking. Flicker out si Open at umalis na nga doon sa kanyang robot. Sobrang fake. Safe, ano lang tayo? Safe mode. Safe mode lang. Kumbaga, minsan kasi sa buhay, Chantel, may mga taong risky, tapos may mga tao ding safe gumalaw. Oo, merong ibang mga practical lang talaga. So ako, medyo safety ako dito, Chantel, ha? Kasi kumbaga, late game ang tunay na laban ng SRG dito, eh. Unlike kasi kanina,
kulang yung damage output ng Bren, no, nalulugi sila. Kaya alam nila na ano, kaya alam nila na kailangan maging aggressive sila. Ngayon meron may onting damage dito, Alpha kasi total Oo nga, kaya kailangan nila sumubsob na sumubsob. Kaya siguro nakaharan din yung Falco Safety Bren, kaya naman makukuha nila itong Turtle sa ating laban ng 4-2. Medyo lumalawak yung kalamangan dito ng Falco Safety Bren. Yun yung kinagandahan at si Flap Tizzy. Patalon-talon lang ba? Even si Pewdiepie nag-demonic force na. Gandara. Nakuha na yung Zaman Force. Yun ang kailangan mo doon. Pakultan nimo na yung Zaman Force. Kahit wala na yung demonic force. Nabubuyoy-buyoy na. Pasensya na, guys. Kahit kasi kami dito nasa riyad kami, nararatin din. Napakaganda ng laban. Oo, din kami. Kabado pender kasi kami dito Oo. Nangyari na Pero eto na nga, Ate Moshantela. Goods pa rin si Super Marco dito. Looking at the items right now. Meron na siyang Wind Talker. Mabubuo na yan. Ayun na, buo na yan. Endless battle. Pwede na yan, ha? Two items na yan. Lumaban. Mga ngati na si Innocent yan. Kakamot na si Innocent. Say, aray. Okay, this may top lane. Parang ang katrabaho yata ni Karatizi ay sana magtatanggal ng Piraga Armor. Sabi kami mga cable sa Sagyo. Ang tindi, parang Attack on Titan. Ang tindi. Alam mo, usually kasi lahat na nanalo dito, blue side Diba, karamihan. So, perfect talaga. Oo nga, perfect talaga, Sakto. Win rate taas. 100% win rate sa series na to. Sa series. Actually, overall, 60. Sa lahat, group stage hanggang wildcard, blue side talaga. Kaya kung gusto mo, pag rank games ka, gusto mo, first pick kayo. Ang dami na kasing masyadong last one, kumbaga yung mga last one picks na overwhelmed na dun sa red side. Pero kailangan blue side kapag ka-5-man kayo. Delikado kapag blue side kayo, tas lahat kayo marksman. Depende. Yun lang. Experience mo na ba yun? Experience ko na yun. Yung biglang lahat nag-marksman kasi na may umagaw ng role. Umagaw Tingnan natin, medyo makuna na si Flap. So yun na yung ginagawa ni Kyle. Pinupoke niya lang si Kram. Para medyo mailang. So siguro para mabait dun yung last insanity. Kasi kapag ka nawala ng kanangan ng Firaga Armor, parang ang pinaka-option mo na lang is umalis na or kapag feeling mo may threat, medyo last insanity. Maganda rin ang hulog ni Kyle Tizzy dito. Hindi basta-basta yung mayanig ang kanyang banig pagdating dito kay Kram. Sabi niya, sige, export ka lang. Papay-pay ka lang naman Kaya ko namang iwa-iwasan yan. So, Kyle, really setting the tempo of this game. Nasa kanya talaga yung dito yung speed lang no? Actually, parang sa laban natin, parang yung naging story more the junglers. Pero nakikita natin yung Firaga Armor dito, nangagat na. Kaso, nangagat din yung buhay din ng Flappy. Si Grabe na yung Vengeance. And yun nandun sa may ilalim ng torrent na free nga. Stormy, ang mga wala doon. Natuloy pa rin ang laban natin. Pew! Nasunog ni Kuya Kram! Medyo malalim, Ate Moshantel. Hindi papasag yung torre doon. Nakatulong pa yung torre ng damage. But as a 1-for-1, tabla yung laban na yun, Ate Moshantel. Kasi mage na mage. Oo nga, at dahil dyan, kahit meron ang Lord, hindi pa yun sisimulan. Hindi pa, kalma. Ano muna? Anong tawag dyan? Vision lang. Tandaan mo, ito kasi nangyari sa game number 3. Nag-adlib yung F-Cup Binago nila yung galawan. Binago yung script. Sabi ni Ducky, no, we need to stick to the script. Kumanan si Ducky, we need to stick to the script. Mas maganda daw ang storyline pag lagi ka nasa script. Mag-assassin ka na kasi, Kyle. Sige, coach! Hiniling mo kasi to Kyle dati nung MPL Philippines. Pag nag-assassin ka, natatalo tayo. Pero ngayon, sige na. Use the assassin. Okay, coach. Sabi ko na ni Kyle, sige, coach. Paani ko na to, coach. The tempo is real. Pero eto nga, Chantel, kumukunat na naman ang SRG. Nararamdaman mo na pag eto, nag-build na ng mga armor. Ayun lang. Ayari, chikudo ka talaga dito, Tel. Tinan mo. Kailangan lang makaburst talaga agad. If not, siguro pwede nga yung ginagawa. Okay. Maganda rin yung ginagawa ni Kyle Tizzy kasi nag-aano din siya ng minion wave from time to time para nakiklear. Kailangan mag-clear lang muna. Ang daming ginagawa ni Kyle pala. Oo. Isa siya ang cable ban. Check niya kung naka-connect na ba lahat. Konektado. Tingnan natin. Lord dance lang muna. Kyle Tizzy nawas the purple. Tingnan nyo mabuti si Innocent. Tapos protektahan si Innocent dito. Yayakapin ang matin dito ng side ng SRG. Ganun na gano'n na plano Tingnan mo. Magla-wrap around protect sila sa loob ng Zaman Force. 4 protect 1. Kumbaga, parang bimbap. Yung may putahe na doon sa may gita. Okay. Kaya naman dumabasok dito si Innocent. Diretso yung banga dito. Yung Zaman Force. At tabuksan na. Yung pwesto. Pero may implosion para dito kayo. Sarap na torre, ate. Oh my G. Masyadong nabalalim at sabay-sabay mapapanood ang pagkuha
Doge. Kung hindi bumanat, nailang ka ngayon kasi may Tori pa eh. At yung sinasabi ni Majin na ilang, parang mare-restrict kung hanggang saan. Yung lakad mo. Yung lakad mo. Eh parang ano lang yan, pag may lakad ka, hindi mo alam kung hanggang saan yung budget mo. Oo, ganun. Ganun na ganun. Kumbaga, mapapalibre ka na lang. At tingnan natin. Uy, nagkonsin, nagkonsin. Yams. Kina na Owen, pinipihin ni Owen. Okay, kalma do. Kalma, Doggy. Ate mo, Chantel. Depensa lang muna, para hindi sa fight ko, Safey Bren. Nagkaroon tayo ngayon ng low-scoring game kanina. Yung Test of the Waters ng Game 1, action-packed, 20+ kills. Ngayon, 6-7 is the scoreline. Antikiras na si Yams. Kunachi na talaga ang galawan dito. Hindi rin basta-basta mapapatay ang Alpha dito. Napakakunat yan, Chantel eh. Pwede mo kasing, yung Alpha kasi na hero na yan. May Blood Wings. Pwede mo yung tratuhing utility assassin. Na may dami. Oo, utility assassin nga. Hybrid yan, parang Pokemon. Water type na. Grass type pa, yung ganun. Sino ba mga parang ganun Pokemon? Si, hindi ko na alam. Si Dito. Lahat si Dito eh. Oo, di ba? Kasi ang nangyayari dito, hybrid, hybrid. Oo. Tapos pag pumasok siya, siya na rin yung pwedeng dumamage. Bahala na makakasama niya kung paano ang follow up ang mangyayari. Kung hindi ako nagkakamali, ang bidil niya dito, Warax. Tapos yun na, pakunat na siya. Ako na si Hybrid Man. Sabi ni Sekis, ano ba yun? Kala niyo naman ha? Nire-request niyo pa kanina, magkakaya ko. Hindi, may assassin pa rin. Letter A naman. Pag may espada ka, matik assassin ka eh. Letter A naman, Alpha. So, nahihirapan din sila dito sa Alpha na to eh. Makunat din yan eh. Oo, kaya siguro ginagawa din dito ng Falcon Safer Brand, lalo na ni Kaltizi. Kanina, nasa may bottom lane siya nag-clear. Pumunta siya na top lane, tapos ganun ulit yung magiging pattern nila hanggang magkaroon ulit na dito ng Lord na pwede simulan. Ang sakit ako, na, Manjin. Beste. Nako, paring Manjin, ang sakit na ng pakurot dito ni Innocent. Innocent, pumupompiang na, mala FPJ. Pumupompiang na, naku, sakit. Yata. Okay, nakapagbata ng armor si Omen dito. Tingnan natin kung mabuhay pa mga tindi. Yung damage shot ni Sekis nandun. Preheat dito, super mako sa batang gilid. Wala na si Kram. Tingnan natin pumapaypay. Pero wala na rin dito si Flammy Boy. Wala na rin si Stormy. Nagkakalaban na lang ngayon. Papasok ngayon si Kyle Dizzy. Pero umayon si Super Marco. Super Marco, pinanood na yung replay. Siya lang din natira doon. Tingnan natin, Marco. Nakaboy. Oh, kalpag ka, boy. Super Marco, meron ng kamera na armor. Ah! We alive. We alive, Adam Chantel. We alive. Oh, cable management. Sige. Ay, naku, hindi nakita si Grab. Hindi makita si Grab. Ay, hindi ito para. Oh, cutthroat ka, boy. Nagkamali ka ng nilabasan na damo. Nagkamali ka. Hindi ka na sana lumabas, Kram, pero lumabas ka. Kaya doon nangyari ang nangyari. Natakot bigla sa si Kram, nabasa niya. Don't touch the grass. Don't touch the grass, kaya sa out. Umout siya doon. May kumunoy. Kaso na ulit, tinapakan mo ah. Ang tindi ng laban, let's watch the STC. Instant replay. Napaka-perfect kasi ng spot na rin na to para kay KTC kahit papano. Pero alam mo siya, hindi rin nakaporma si Owen eh. Oh. Hindi siya nakabanat. Kung nakabanat lang siya dito, palad ko eh. Na-flicker out kasi agad si Owen na burst din siya. Itong kinagandaan si Super Marco, inantay niya perfect timing. Pero perfect timing yata daw para sa inabahan ko, Safey Bren. Galing po. Pero set of play si Owen na naman. Ang napatay nila. Ang laban na si KTC. Medyo lumabas yata na rin hapat dito si Stormy. Si Kites pa rin makakakuha ng Lord. At dahil dyan, meron mga cables para dumipensa.
for the first time in the history of MLBB for the past 2-3 years. Match point ang Malaysia contra Pilipinas in a grand finals of a canon event. Ibang klase yung pag-step up na ginawa doon ng SRG. At makapigil hininga yung bawat lapang ipinakita nila doon. Talagang nag-struggle ang Falcons AP Brand makipagsabayan doon sa kanila. Again, ibang utility jungle pick ang pinili dito ng Selangore Red Giants. This is a Rakai, this is an Alpha. Kaya hindi nakuha ng Falcons AP Brand and specifically Cal TG, yung katulad na early game na nakuha naman ni Sekis noong previous game natin. In this game number 4, yeah, we're heading to game number 5. In this game number 4, mas na kailangan mag-calculated dito yung Falcons AP Brand kasi yung mid laner nila, it's a Fovis as well. Kailangan nila i-maximize yung magandang picture-perfect moment para lumaban or at least i-force yung picture-perfect moment. Katulad naman ganito. But it was Humes, actually, na I want to comment here dahil dun sa mga implosion plays or specifically that one implosion play. That's one of the best picks you can pick in this scenario, yung Tigreal. Ang daming close range dive sa side ng Falcons AP Brand. Matamaan ka lang ng Roger, ng Fovius, ng Fanny. Alam ka, meron ka ng sure minus one combo up with Alpha. At napakaganda talaga ng mga team fight na napanood natin this game. At kumbaga kapit patalim ang both teams, pero kadalasan ay may lamang talaga ang Selangor Red Giants. Mas lalo na sa sustain na meron sila with the X-Borg at pati na rin yung Alpha. Kaya naman in close team fights like this, hindi ka na talaga magugulat na lamang ang Selangor Red Giants. And this time around, ang realidad ay match point na ang Malaysia. 3-2 ang ating scoreline. Isang panalo na lang ang kailangan nila para manalo ng best of 7 na to at manalo ng MSC 2024. Talagang malupit ang reset ang kinakailangan for Falcons AP Brand, and I feel na naging malaking parte rin talaga yung kung ano yung naging draft nila coming into this match. Kasi kung nagkaroon man sila ng kahit karagdagan na kumbaga magiging defense man lang dito sa mga ganitong sitwasyon, ay baka na-prolong pa ng kaunti yung laban. Pero the mere fact na aside sa masayang-masaya si Humes, kasi lahat kinakailangang lumapit, naging masayang-masaya lang din dito yung Selangor Red Giants as a whole. Kasi pagka sila naman yung nag-Lord Siege, ay parang napakadali lang din sa kanilang trumabaho. Kasi pwedeng silalapit din muna yung Falcons AP Brand, tapos kayang-kaya na nilang mag-work from there. So ngayon, talagang napaka-tricky nung last nung next match natin, potentially last match natin for Falcons AP Brand, but for Selangor Red Giants, what a showing for the Malaysian representatives. Yeah, pinapakita talaga nila na gaano sila kalakas. Again, we put a lot of focus into Coach Arcadia, Cram, Innocent, yung mga kapwa nating kabayan at at Filipinos dyan sa Selangor Red Giants, but Stormy, Humes, and Sekis specifically need